Ito po yung pinapatukan natin sa mga breeders natin kung nasa, nasa range. Yan. Marami nagtatanong anong tawag dito. Tawag dito preconditioner. Kung wala po ito sa lugar nyo, pwede pong gumawa kayo ng ganitong patuka. I-mix nyo lang ng trigo, tsaka crack corn, tsaka pellets. Yan. Yung pellets, depende na sa inyo kung anong yung gusto nyong pellets. Yan. Tapos, pero in-advise ko PDP kasi mas mura siya. So ano nga ba yung manok na hinahanap talaga ng mga tao? No? Marami kasi dito sa amin na mga OFW, yan, mga nanggaling sa syudad, bumalik dito sa probinsya namin. Naghanap talaga ng native, no? Makakain sila ng native, sob na sila. Marami naman dito sa aming mga restaurant, mga karinderya, na talagang nagluluto ng native chicken. Yung presyo kasi ng native chicken, depende din po yan sa demand, no? Na sa lugar nyo, no? Kasi hindi naman lahat ng lugar dito sa Pilipinas ay malakas talaga yung bentahan ng native chicken. Pero, alam ko, halos kahit saang lugar,
talagang bentang-benta itong native chicken. So bakit nga ba mabenta itong native chicken? Napakasarap kasi talaga ng karne ng native. Iba talaga sa ibang lahi, no? Yan. Sa broiler, sa heritage, iba po talaga itong lasa ng native chicken. Yung paglaki kasi ng native chicken natin ay natural na natural. So hindi po talaga siya yung pangmadalian, no? Hindi po natin siya ini-injectionan. Dito sa atin nagba-vitamins lang po tayo. Yan. So sa sisyo natin ngayon, gumagamit tayo ng broiler chick booster na talagang mapapabilis yung paglaki ng ating mga sisyo. Pero pagdating dito sa range, ay organic na po yung pinapakain nila. Yung pinapakain natin sa mga sisyo natin ay may organic formulation naman. Pero unlike dito sa ating mga breeders na talagang pinapakain natin dito is may trigo na crop corn. Tapos organic formulated yung ano, yung pellets natin. Pinapakain natin sila dito sa baba natin ng mga prutas, may guyabano kasi dito. Mga halaman. Kaya talagang masarap yung karne. Yan. So bakit nga pinaparami ko yung manok ko? So para ma-supplyan natin yung mga palagi nag-chat sa atin, palaging kumokontak, na dapat supply na daw yung restaurant nila. So dati kasi, yung pinakamalaking trabaho ko, nung ginagawin ko yung time ko, sa pagbebenta talaga ng manok. Yan. Kasi alam ko malaki talaga yung mabibenta sa pagmamanok. Malaki yung kikitain natin. Marami din pong breeders na gusto mag-alaga ng native chicken. Yan. So kahit saan dito sa amin, marami, meron talagang native chicken. Halos lahat ng mga tao may native chicken. Yung itlog kasi nito, napakasarap din. Iba talaga dun sa mga layer ng mga itlog, no? Yan. Kasi yung mga layer na manok, pinapakain dun is pang layer din. Yan. So, merong mga chemical na hinalo dun. Yan. So, dito, natural na natural kasi hindi tayo gumagamit ng mga bumbilya para mainitan yung manok natin. Sa mga breeders natin, gumagamit tayo ng araw lang. Sikat ng araw. Tapos sa mga sisiw natin, ay init ng kanilang ina. Yan, so natural na natural. Marami din nag-aalaga nito kasi itong mga manok na to ay hindi po masakitin. Kasi nga native siya dito sa Pilipinas. So marami pong klase ng native chicken. No? Dito naman sa atin may mga lahing huluano, malalaking bisayang manok. Yan, yan po yung mga ano natin, mga bloodline ng mga manok natin dito. So ito talaga mga 100% native chicken to. Kumaan dito. Mas mahal kasi itong native chicken kumpara sa broiler. Yan, kaya medyo malaki din yung kikitain natin. Yung pag-harvest nga lang nito, medyo matagal. Umaabot ng 4 months to 5 months. Kapag naabot na po kayo, naabot nyo na po yung 1 kilo, pwede nang i-dispose itong mga manok natin for meat. Pero meron naman naghahanap ng mga sisiw. So pwede naman natin i-dispose yung mga sisiw natin. Pero ngayon, goal talaga natin, masupplyan din po yung ating mga partner na mga restaurant, no? Tsaka yung mga buyers natin. So, kailangan natin ng maramihang mga breeders para marami yung masusupply natin ng mga sisiw. At pagdating ng bintahan, marami tayong masusupply. So, abangan nyo po mga kanitib. Next year, magdadagdag tayo ng
lupa no, or area na gagamitan para sa mga manok natin. So mapaparami talaga tayo na mapaparami ng mga manok natin. So sa ngayon, marami din po yung na-produce nating mga sisiu. Itong mga native chicken kasi natin, marami nag-aalaga nito kasi pinapakawalan lang nila sa kanilang mga area. Yan. So, yung ibang mga breeders na kilala ko, pinapakain lang nila, pinapatukan lang nila yung manok nila once a day lang. Kasi pinapagala lang nila sa lugar nila. Pero kung wala po kayong area, okay din po, no? Talagang buhay na buhay itong mga native natin kahit saan. So never pa tayo nag-aaratay talaga sa pag-aalaga natin ng manok. Basta't may tubig lang sila palagi, maganda yung patuka, tsaka pinapakain natin ng mga greens. So wag lang po mapakain ng greens or mga damo kapag umuulan para maiwasan natin yung acid rain, no? Baka ma-damage yung kanilang mga intestines. Yun mga kanitim, sana may mga natutunan po kayo sa vlog natin for today. Shoutout pala kay Jopin Baterna, Glenn Tabby, yan, kay Chachaway TV, Chanel Soriano, Jan Renan Tolentino, kaibigan natin Manok Tambayan, napaka-supportive nito, Pedro Mainay, Jeric Saclausa, Jan Baharla, Jennifer D. Sousa Sr., JC Magat, David Madriga, Tracy James Reyes, Solomon Fernandez, Aaron Ambida, Noel Granada Langyanga, yan, maraming salamat po, Joby Sikugal, Alma Bilog, Ryan Chaladin, napaka-support nito, Faisal Lakman, Bro Toys TV, Ace of Spade, at kay Ma'am Princess Aslin sa atin na talagang napaka-support sa mga videos natin. Mga kanito, kung gusto nyo pong mapashoutout, mag-iwan lang po ng comments at comment section, at isi-shoutout po kayo sa mga susunating videos. Sa may mga katanungan naman, mag-iwan na po ng question dyan sa comment section na sasagutin po natin. Sa mga bago lang tinapadaan lang, please subscribe po and click notification bell below para ma-notify kayo sa mga susunod kong videos. Yun na po mga kanitim, at kita-kita sa susunod kong video. Bye-bye po!